Inamin na ni Lenny Robredo na susuko na siya dahil hindi na kakayanin na manalo sa presidential election. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Kumakalat ngayon sa social media ang isang viral video ni Lenny Robredo na tuwirang umamin na hindi na nila kakayanin na ipanalo ang eleksyon. Dahil ilang araw na lamang ang nalalabi at halalan na sa Mayo 9. Sa naturang video na umani ng 100,000 views, kita na tinitingnan ni Robredo sa mapa ang mga lugar na napuntahan na nila sa pangangampanya at kung saan ay nakikita rin ang mga lugar na mahina ang kanyang kandidatura sa pamamagitan ng color-coded markings. At dahil napansin niya na napakaraming lugar kung saan ay alam niyang mahina siya at kailangan niyang puntahan, ay tahasan niyang inamin sa mga kausap at maging sa kumukuha ng video na hindi na, mahihirapan na sila at hindi na nila kakayanin. Nakalimutan niya na may kumukuha sa kanya ng video nang aminin niya na hindi na niya kakayanin ang halalan. 13 days, di na natin kakayanin, pag-amin ni Robredo. Pero kita rin sa bukha nito na nagulat ito nang makita na mayroon palang sumusunod sa kanya para mag-live sa kanyang official Facebook account. Ay, naka-live pa pala. Gulat na sinabi ni Robredo sabay agad itong nagpaalam sa kanyang mga manonood. Matatandaan na sa lahat ng mga survey ay nasa malayong pangalawa si Robredo kay presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tila nakasemento na ang panalo sa darating na halalan. Sa ibang usapin naman, James Jimenez tanggal sa COMELEC bilang spokesperson dahil sangkot sa maraming anomalya. Inirekomenda ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner Ribulay na tanggalin sa anumang tungkulin na may kinalaman sa media relations at exposure ng Commission si spokesperson James Jimenez pati na rin si Director Francis Arabe. Nag-ugat ito sa kabiguan ng Impact Hub Manila, pribadong partner ng COMELEC para sa mga debate. Nabayaran ng buo ang official venue ng mga naunang debate na Sofitel Garden Plaza. Dahil dito, kinansila ang mga nakaschedule na final presidential at vice presidential debates. May kaugnayan ang posisyon ni Jimenez at Arabe sa media relations at exposure. Ang rekomendasyon niya ay upang tiyakin ang walang kinikilingan na pagsisiyasat sa debate mess. To continue the duties of Directors Jimenez and Arabi in the Education and Information Department, it was recommended that temporary replacement be designated, saad ni Bulay sa isang statement. Para maiwasan naman ang pagkagambala sa mahalagang operasyon ng halalan, inirekomenda na ipagpatuloy ang ibang mga tungkulin na Jimenez at Arabi sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang komite. Pangangasiwa ng kanilang committee heads.